Sa video na ito mga ka-chicken, malalaman natin kung paano pataasin yung humidity o pababain yung humidity ng ating incubator sa pag-incubate natin ng itlog. Kaya tapusin mong panoorin ang video na ito. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, isang bagong araw ng mga ka-chicken. Sana ay okay lang po kayo dyan, ano? Sa video na ito mga ka-chicken, ipapakita ko sa inyo kung paano pataasin at pababayin yung ating humidity dito sa ating incubator. Kasi maraming nagtatanong dito sa ating comment section na sa mga nakaraan nating video o vlog na kung paano daw yung humidity ng ating incubator, paano ito sukatin, at paano ito pataasin, paano pababain. Kaya ginawa ko itong video nito, itong vlog nito para makatulong din sa mga, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ano, sa pamamanukan o hindi pa nakatry o nakasubo o magsimula pa lang sa pag-incubate ng mga itlog o gusto magdagdag ng kalaman. Pero bago yan mga chicken, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video na isi-share ko sa inyo tungkol sa pagmamanukan at iba pa. At paki-like na lang din po mga chicken ang video nito bilang suporta dito sa ating channel. Ngayon, simulan na natin. Dito sa pag-incubate natin ng itlog mga chicken ay may apat na factor yan. Una, yung temperature, pangalawa, humidity, pangatlo, yung egg turning, at saka pangapat ay ventilation. Ito po yung apat na kinakailangan natin sa pag-incubate natin ng mga itlog para maging sisiw yung mga fertile egg natin at makita natin na mapupisa sila ng maayos at mga malulusog. Okay, ngayon, ano ba ang humidity? Okay, ngayon, kung isa-search natin mga ka-chicken dito kay paring Google o sa Wikipedia, o yung ibig sabihin po ng humidity is, sabi niya, yung definition niya, is the concentration of water vapor present in the air. Water vapor, the gaseous state of water, is generally invisible to the human eye. Okay? Humidity indicates likelihood of perception dew or fog to be present. Okay? Yung humidity mga ka-chicken, sinasabi na invisible to human eye. Pero tulad ng mga nakita natin na fog, humidity din yan. Ibig sabihin na nakikita na natin ay napakataas na po ng humidity. Kaya nakikita na po natin. Yun po yung ibig sabihin ng humidity, yung kung hamog o moisture o fog. Yun po yung humidity. Ngayon, bakit kinakailangan ng itlog natin pagpisa ng humidity? Kasi ito po yung nagpapamantili sa moisture ng ating itlog para sa pag-develop nila, lalo na sa paglabas ng ating mga sisiw. Ika nga sinasabi na control to prevent unnecessary loss of egg moisture. Yun po yung kinakailangan ng ating mga itlog. Okay, ngayon, ang kadalasan na tinatanong, ano ba ang tamang humidity para sa ating incubator? Okay. Bago yan, nasusukat natin yung humidity ng ating incubator pamamagitan po ng hygrometer. O tulad dito sa aking mga ka-chicken, gumagamit ba ako ng hygrometer? O tulad nito, ito po. Oh, ito po yung isang hygrometer ko na ginagamit dito. Kita nyo, yung humidity niya sa loob, nakikita na nasa 59%. Oh, yan po. At gumagamit din po ako ng isa tulad po dito. Ang ganda nito, makita din po yung temperature niya at saka yung hygrometer. Oh,
Tuloy po yung nilagay ko para makita talaga natin every time yung init at saka yung humidity sa loob. Yun lang po. Sinusukat po yan ng by percent po yung ating humidity. Oh. Ang kadalasan tinatanong mga katikin kung ano yung dapat na humidity sa process ng ating incubation ng mga itlog. Dapat po nasa D1 hanggang D18 yung humidity po ng ating incubator ay dapat nasa 55% to 65%. At saka pagdating po ng D19 to D21, dapat po yung humidity natin sa loob nasa 70% to 85%. Okay. Dapat po sa pag-hatch na, ang 3 days prior to hatch na yung ating mga itlog, maging sisiyo na sila, dapat po pataasin yung humidity ng ating incubator. Kasi sa araw na yan, buo na yung ating mga sisiyo para mapanatili yung moisture ng katawan ng ating mga sisiyo. Kasi ito yung nagsisilbing lubricant ng ating mga sisiyo sa katawan nila para makagalaw sila sa loob para sa pagtuka nila sa mga eggshell para sila makalabas. Kasi po pag sobrang baba po ng humidity pa ng ating incubator 3 days prior sa kanilang pag-hatch na o sa paglabas ay ang tendency po niyan yung balahibo ng ating mga sisiyo matutuyo at saka didikit po yun sa mga shell nila at saka mahirapan na po silang gumalaw hanggang sa mamamatay po yung ating mga sisiyo. At pero during hatch, base sa aking experience, pag may magsisimula na mag-hatch yung ating incubator, tataas din po yan yung ano niya, yung humidity kasi po yung nakalabas na mga sisiyo na basa matutuyo, mag-evaporate po yung tuyo ni basa niya yung pinaka moisture niya sa katawan kaya makakatulong po din po makapag-angat ng humidity. Oh, yun po yung makita niyo na yung incubator natin nagmo-moisture. Okay lang po yun pagdating ng hatch. Mag-hatch na sila. Yun po. Okay, ngayon na pag-usapan po natin mga ka-chicken kung ano yung humidity, kung ano yung pagsukat, kung ano yung tamang humidity ng ating incubator. Ngayon, pag-usapan na naman natin, makita nyo sa title, no? Kung paano pataasin o pababain yung humidity sa loob ng incubator kasi marami pong naguguluhan dyan o maraming nahirapan. Ito po, sasabihin ko po. Una, yung sa humidity po, mostly naglalagay tayo ng tubig. Yung incubator po natin mga ka-check-in, dapat ilagay natin dyan doon sa control room o yung room temperature lang yung dapat paglagyan natin sa ating incubator. Huwag po natin ilagay doon sa labas, sa mga parking area kasi po mag-iiba po yung temperatura doon. Pagdating ng madaling araw kasi malamig yung panahon na nagka-picto din po yung sa ating unit. Yun po doon lang po sa control room lang ng yung temperature nila para madali nating matansya yung ating sa loob ng incubator. Ngayon po, paano po pababain? Decrease muna tayo. Paano po pababain kung nakita nyo na mataas yung humidity natin sa loob sa ating incubator? Paano po siya pababain? Unang-una po, siyempre naglalagay tayo ng tubig. O kung nakita natin na sobrang taas ng ating humidity na kailangan natin pababain, unang-una po, pwede po nating tanggalin yung tubig o bawasan. Ganun. O kaya para bababa yung humidity. Yung pangalawa naman po, para bababa po yung ating humidity, maglagay po tayo ng cooling. Kasi inaabsorb po nun yung moisture, yung humidity. Nakatulong po yun makapababa ng humidity. Pangatlo, maglagay po tayo ng, pwede po tayo maglagay ng bigas. O diba? Kasi isipin nyo, doon sa mga yung nababasa natin ng mga cellphone, nilalagay natin sa, nilulublob natin sa bigas kasi po, inaabsorb ng bigas yung moisture doon sa loob ng mga cellphone natin na nilalagay. Ganon din po sa incubator, kung maglagay tayo ng bigas, pwede po niyang i-absorb yung moisture yung sa loob kaya makatulong siya pagbaba ng ating humidity sa ating incubator. Okay, ngayon mga ka-chicken, doon naman tayo kung paano pataasin naman. Kung nakita natin na mababa lang, pwede natin pataasin. So,
kung papatasin natin mga ka-chicken, simple lang po yan. Una, maglagay po tayo ng tubig sa ating incubator. O maglagay o magdagdag ng tubig. Okay. Ang sa mga ka-chicken, ano, sa ating incubator, it's all about the surface of the water, not the volume. Kung magkukuha tayo ng humidity. At saka pangalawa mga ka-chicken, pwede po tayong maglagay ng foam doon sa tubig para madaling i-absorb ng foam yung tubig at saka madali siyang mag-evaporate para magkakaroon agad ng humidity. O yun po yung pangalawang technique para madaling makapagtataas ng humidity. At saka yung pangatlo ng mga ka-chicken, ano? Base sa aking experience, sa aking natutunan, makakulong magpataas ng humidity sa ating incubator kung tatakpan po natin yung tulad dito, yung mga butas ng ating incubator, yung ventilation niya. Kung tinakpan po natin yan, tataas po yung humidity. Oh, pero mostly gawin nyo lang po yan during ano, pang yan yung kailangan na talagang pataasin during mga 18 days, 19 days. Ito, ang tatakpan natin, makatulong po yan makapagpataas ng humidity. Pero kung kaya naman doon sa naunang dalawa kong binanggit, huwag nyo na po takpan, hindi na po kailangan takpan itong ventilation natin kasi nakatulong din po yan makapasok yung mga oxygen doon sa loob para makatulong din sa pag-incubate o doon sa mga CCO natin. Napaka-simple lang po, no? Sana'y nakatulong mga ka-chicken sa inyo yung na-share ko sa inyo kung paano patasin, pababain ng ating humidity sa loob ng ating incubator. Okay. At ngayon magsha-shoutout muna tayo mga ka-chicken. Shoutout kay Kabuki WWTV, kay Joel James Saldo, kay Navigator Shamo TV, kay Abel Manok Pinas ng Victoria Mindoro, at kay Bibir Darong ng Mampas, at sa lahat mga nanonood at sumusuporta, shoutout po sa inyong lahat. Thank you. Oh, ayan mga ka-chicken, ano? Maraming salamat ulit sa inyong panonood, sa inyong nagtutunan kayo, o nalagdag yung kalaman tungkol sa ating pag-incubate sa ating mga itlog. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please do subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga susunod nating videos. At paki-like lang din po mga katika na videos nyo bilang suporta dito sa channel. At kung may mga katanungan pa kayo, pwede kayo mag-comment sa baba at kung ano yung gusto nyo sabihin. Okay, maraming salamat mga katika. Ingat kayo. God bless. Thank you.